Yung unang anim na buwan, katotohanan po, para kami dumadaan sa butas ng Karayom. Kasi sampu kami nagpaparis eh. Ang kalaban namin, only rice, only soup, only drinks. Anim na buwan kaming nangapa. Rain or shine, nagtitinda kami. Nababasa kami. No? Lahat na naranasan namin. Pero hindi kami sumuko. May mga sumuko na rin, pero hindi kami sumuko. Pero ang ganda ng dating sa loob, pagkatapos ng anim na buwan, pagpasok ng bear, ang ganda na naging takbo. Hanggang ngayon, naano ko naman. Lagi ko yung binabalik kay Lord kung ano man yung na-experience po namin. Yung binibigay sa amin pagsubok. Sabi nga, di ba, humingi ka ng imposible. Lagi yun ang hinihingi namin kay Lord. Humingi ka ng imposible. Huwag yung mas maganda, humiling ka, yung mahirap eh. Huwag yung madali. Kasi madali. Yung imposible ang hilingin natin. Kaya yun ang lagi namin hinihingi. Kahit konti lang yung kitain mo, pero yung puso mo, binuhos mo dyan sa pagluluto, masaya na eh. Tapos yung makakarinig ka sa mga customer mo, good, masarap, yun. Kumbaga yung pagod mo, yung ano mo, sabi mo na lang, thank you Lord eh. Kami naglalagay ng taba sa pares namin, kasi bad yun. Puro cholesterol, puro ano na nga tayo eh, di ba? Yung chemical, yung ano na nga, yung mga ano. Maglalagay ka pa ng taba. Kaya mapapansin nyo, kahit malamig yung tubig namin, kahit kung buhusan mo man ng tubig na malamig yan, hindi siya magsesebo. Kasi yung mga anak ko, mahilig sa pares. Pag nilagyan ko ng taba yan, parang pinando ko na rin yung, iniinando ko sa sakit yung mga anak ko. Isa, iba-iba kami ha, iba-iba kami. Iba kasi may gusto ng taba. Pero kung iano natin yung katawan natin, kung bibigyan natin sila talaga ng protection, iyon ang iniingatan ko. Kasi syempre, mga estudyante, mga bata, kumakain ng pare. Diba? Doon pala, nag-absorb na sila ng cholesterol. Yung mga paresan na kasama po namin dito sa Banchetto, hindi ko naman iniisip na kalaban yan. Ang lagi namin nasa isip mag-asawa, lahat kami magpapares dito, lahat kami nagtitinda dito, magkakampi. Hindi kami nagpapasiklaban, hindi kami nagpapaano. Basta yung mga customer ang bahalang mag-judge. Hindi ako po pwedeng magbigay ng salita patungkol sa iba. Basta yung customer na lang, yung customer kung ano yung pagkakaiba. Yun lang naman ang masasabi ko eh. Basta wala, basta kami magkakampi dito. Si Danilo G. La Peña Jr. na nagmamay-ari nitong paresan dito sa may Malolos Convention po. Maraming salamat po sa inyo pong lahat, sa mga tumangkilik ng aming produkto, ng aming pagkain. Maraming salamat po. Yung mga hindi pa po nakakapunta dito sa Banchetto, try nyo pong kumain po dito, hindi lang po dito sa pares namin. Marami po kayong mapagpipili ang pagkain po dito sa Banchetto. Kaya i-enjoy nyo po yung food kung saan po kayo makakain. Yun po, basta kayo na pong bahala. Maraming salamat po. Ano po yung laman ng 120 niya? Meron siya sir ng beef, tuwalya, puso, ng baka. Tapos meron siyang bulaklak. Ayun, yung kawali at kacharong bulaklak. Tapos may egg na rin siya. Lahat nandun na, no?
Ma'am, nakakailang kilo po kayo ng mga chicharong bulaklak, baboon siya? Chicharong bulaklak po namin, 6 bucks po siya, per box po 10 kilos. Isang araw po naubos yun? Naubos naman po. May natitira lang po siguro mga isang box na lang. Sa baboy naman po? Sa baboy po, 15 kilos po. 15 kilos po yung lechong kawali po namin. Yan, wala, halos wala po natitira pa dun. So ito pong ano nga, yung beef nyo po, ano po naman yan? Ito po ay mix po na siya ng beef, tuwalya, puso. Puso po ng baka. Halo-halo na po yan. Halo-halo na po siya. Tuwalya din po. Tapos, ito po purong baka. Pag po kasi may mga Muslim, kailangan po may purong baka lang. Nakaiwalay po. Ano? Nakaiwalay po siya. Ma'am, mahirap po ba yung ganitong negosyo, ma'am? Mahirap po siya. Pag po hindi ka sanay sa puyatan, hindi ka po matatagal dito. Kasi, bali ang ginugugol po namin na oras dito eh, 16 hours. Kakapit 16 hours lang. Po kasi, ano, dalawa lang po kasi kami mag-asawa, kumbaga. Magsisimula po kami ng 9 a.m. na buksan na lahat ng kalan, tapos paglulutuin na. Tapos matatapos po kami niyan mga 1:30 ng tanghali. Tapos pupunta kami dito, 2:30 alis na kami sa bahay. Kasi 3:30 po ang setup dito. Tapos uwi po kami ng, matatapos po kami dito ng 10 p.m. Makakarating na po kami sa bahay mga 11. Tapos hugasan pa po namin lahat. Lahat po yan, hugasan namin. Malinisin. Natatapos na po kami ng mga 1:30 a.m. Makakatulog na po kami ng 2:30 o kaya alas 2 po pinakamaaga. Ganun po araw-araw yung routine namin. Pero advance naman po lahat ng ano na yan, kunyari yung mga bulaklak, bago po mapalutong ng ganyan, mga 4 times po na sasalang sa apoy. Kaya dito sinasarang kulit namin kasi hindi siya talaga luluto. Medyo mabusisip. Mahirap po ito. Pero sa kitaan naman po, okay naman po. Nakakatulong naman po. Maganda po yung kitaan sa Paris, basta matyaga ka lang. Salamat po.